Hallelujah. Yes, oh God, you are good. You are great. Come on. Just go on. Just give thanks unto the Lord. Hallelujah. Yes, oh God. We worship you, Lord God. We honor you, Lord. Hallelujah. 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 Yes, oh, we worship your name. We glorify your name. Purihin ka, dakilang Diyos. Sambahin ka aming Panginoon. Maluwalhati ka, Panginoon. Parangalan ka, O Lord God. Dakilain ka. Dakilain ka, Panginoon. Hallelujah. Yes. Yes, O Lord God. We glorify your name. We exalt your name, O Lord God. We lift up your name, Lord God, with our voices, Lord God. We honor you, Lord God. We give glory to your name. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yes, O God. Hallelujah. Come on. Let's give thanks unto the Lord. Let's give glory to God. Hallelujah. Yes, O Lord God. Come on. Worship the Lord. Worship God. Oh, give thanks to the Lord. Hallelujah. 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 God, oh Lord, oh Jesus, oh God, yes, oh God, napakabuti mo, Panginoon, napakadakila, napakabanal, Panginoon. Oh God, oh Lord, oh Jesus, aming Jesus, aming Panginoon, ikaw ang dahilan ba't kami nabubuhay? Bakit kami patuloy na nabubuhay? Ikaw, Panginoon, ang may likha, ang may akda ng bawat isa, Panginoon, sa amin. Alam mo ang pinakasimula ng aming buhay sa lupa, manging ang hangganan, patawid, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. At kaya nga, Panginoon, patuloy ka naming pupurihin, patuloy na awitan, patuloy na sasambahin. Jesus. Sing this with all your heart. Sing this with all your soul. With all your spirit. Awitan natin ang Panginoon. Ganda pa sa iyong ngalan, wala nang ibig na dahil tanging pangalan dapat na papurihan. Jesus, kapayapaan. Jesus, ikaw'y kagalakan.
Yes, oh God. Yes, oh Lord. Yes, oh God. In Romans chapter 14, beginning from verse 17 to 18, for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. For he who serves Christ in these things is acceptable to God and approved by men. Panginoon, pagpalain mo ang iyong salita sa aming kalagitnaan sa oras na ito, sa pangalan ng Panginoong Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Palapakan po natin na malakas sa palakpak ang Panginoon. Maaari na po tayo makaupo. Magandang umaga po sa ating lahat. Mabuti po ba ang Diyos? Palapakan natin ang malakas sa palakpak ang Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, mabuti ang Diyos. Kaya nandito ka sa lugar na ito. Alam niyo po ba ang Panginoon ang siyang gumagabay sa atin? Ang Diyos ang nag-uudyok sa atin upang pumarito. Ang Panginoon ang siyang nagbibigay ng gabay sa atin. Lahat ng ating ginagawa sa ating buhay, tayo pong mga nananampalatayo sa Panginoon. Kahapon po ay nagkaroon po kami ng nagkaroon po tayo ng interfellowship sa Pasig, at napakaganda po ng ginawa ng Panginoon, at parang naalala ko yung mga nakalipas na panahon kung paano ang mga simbahan, churches ay nagkakaroon ng mga pagtitipon, at parte po ng pagtitipon ay ang paglalaro. Sabi mo sa katabi mo, laro-laro rin paminsan-minsan. At ang isa po sa minensahe ng Panginoon sa amin ay kailangan ng ating buhay ay mayroong tinatawag na rest. Sabihin mo nga, rest. At especially ang Sunday, yan ay rest. Sabi mo sa katabi mo, rest. At ang Sunday ay talagang inilalaan po natin yan sa Panginoon, sa Diyos. Maging ang Panginoon on the seventh day, after He created all things, including the vast universe, the universe that has no ending,
the universe that has wala pong hangganan, after the seventh day, God rested. Sabi mo sa katabi mo, pahinga rin. At ang pagpapahinga natin ay nasa Panginoon. Ang kapahingahan natin ay nasa ating Diyos. Amen. So kaya po tayo nandito lahat at nagpapatuloy po tayo sa ating back to the kingdom. Sabi mo nga sa katabi mo, back to the kingdom. At malaman po natin ang pinaka basic o yung pinaka umpisa ng kahalagahan ng kaharian ng Panginoon. At kapag atin pong naunawa ng basic ng kingdom, it will establish our life. It will simplify our lives. Magiging simple ang ating buhay, hindi po tayo naghahabol ng oras sapagkat alam natin ang Diyos lahat sa Kanya ay mayroong timetable. Sabi mo sa katabi mo, may oras ang lahat. Kapag tayo po ay natuto sa basic ng kingdom, hindi tayo maghahabol, hindi rin tayo mahuhuli. Tayo po ay aagos o kasamang magpo-flow sa kalooban ng ating Panginoon. So, if we know the basic in the basics in the kingdom, it will establish our lives and it will simplify our lives. Magiging simple ang ating buhay. And if our lives are established, the more we are prepared as we move to the next level of our life. Amen. Tayo po ay handa sa patuloy na pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay. Ito pong binasa natin sa Romans chapter 14, verse 17 to 18. Mayroon po itong background para lalo pa po nating maunawaan na ang background po nitong Romans chapter 14, verse 17 to 18, ay tumutukoy sa tinatawag na pagkain. Sabihin mo nga, pagkain. At ang iba po na nabuhay sa panahon po nila, they were bragging their liberty. Pinagmamalaki po nila o pinagmamayabang yung kalayaan, their liberty to Christ. And specifically, that is to eat whatever they wanted to eat. Kasi sa panahon po ng mga Hudyo, may mga restrictions. Mayroon mga hindi ipinapakain ang Panginoon. At kung ako ay mag-a-identify, baka, Pastor, ano ba naman yan? Paborito ko pa naman ang lobster. Paborito ko pa naman, Pastor, ang king crab. Squid. Kung ako'y magbabanggit ng mga pagkain na restricted, sabi mo sa katabi mo, restricted. For health reason. Sabi mo sa katabi mo, for health reason, restricted. Kung babanggitin ko po yun ay parang, ano ba to, bawal ang pork, bawal ang... Nandiyan pa po ba tayo? At tayo pa naman, pinaghahandaan natin ang mga okasyon sa ating buhay, kagaya ng birthday, anniversary, monthsary, weeksary, hoursary. Pinaghahandaan natin na makakain sa mga eat all you can. So dito ang gustong kumain sa eat all you can. So natin yan. At doon ay minsan nga, talagang hindi mo naman talaga nakakain lahat at talagang napakarami minsan ang ating napupuntahan. So about food. So ito po ang kanilang pinag-uusapan at ito po ang kanilang tinatawag na pinagtatalunan. Ito po yung issue na may mga Kristiyano o nakakilala sa Panginoon na sila ay nagsasabing, hindi, kakainin na namin ang lahat. Kasi natakaw po sila sapagkat marami palang mga restriction na ibinigay ang Diyos. So they were bragging about their liberty to eat whatever they wanted, but they were not sensitive about their action affecting their weaker brothers and sisters. Ito po ang conflict. Ito po yung issue na kung saan ay yung iba ay talagang napakasarap naman ng dinuguan.
Lalo na kapag may special na. Pero pag walang puto, wag na kayong kumain. Kailangan special yung puto sa dinuguan. So ito po yung mga bagay na ito na kung saan na-o-offend yung mga hindi kumakain ng dinuguan. Yung mga hindi kumakain ng mga seafood. Yung iba pa naman, paborito nila, seafood. Whenever they see food, they eat. So paborito talaga nila, pagkain. So mga kapatid, kaya nga si Apostol Pablo ay nag-apila. Nag-apila doon sa mga Kristiyano na kumakain ng kahit na ano. Na sabi niya, mag-ingat naman kayo sapagkat may mga kapatiran kayo na natitiso dahil sa inyong pagkain. Sa inyo, malaya kayong kumain. Pero sa kanila, ayaw pa rin nilang kumain. Remember mga kapatid, nung si Peter ay pinapapunta ng Panginoon sa mga sa Gentiles, kay Cornelius, at ibinabaan si Peter, nandun siya sa rooftop, at binabaan si Peter ng Panginoon, kasi nagpe-pray siya, binabaan ng mga pagkaing bawal, at sabi ni Peter, hindi ko po kakainin yan, Panginoon. Alam niyo naman, Panginoon, na sinusunod ko ang iyong mga salita, ang iyong kalooban. Subalit ang sabi ng Panginoon, lahat ng nilinis ko ay nilinis ko na, but also referring to the Gentiles because Peter was not ready and he was not going to Cornelius to preach the word of God. So yung mga nangyayari po sa Romans, mga nangyayari sa salita ng Panginoon ay nagkakaroon ng tinatawag na issue sa mga Kristiyanong malalakas at sa mga Kristiyanong hindi kumakain ng mga pagkain kagaya nito. Kaya nga nagbigay ng salita ang Panginoon kay Apostol Pablo at ang sabi niya, Romans 14:17, for the kingdom of God is not about food. It's not eating and drinking. But the kingdom of God is about righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. For he who is in this way serve Christ is acceptable to God and approved by men. Mga kapatid, number one point, God's kingdom is not focused on food. Or God's kingdom is not focused on material things. Mga kapatid, sa panahon natin, napakaraming Kristiyano at ang social media ay nariyan. Maraming postings about these things and that things. But it's not precise to be the basis. Salimbawa, ang isang tao ay mayroong napakagarang sasakyan, napakagarang bahay, at nandito siya sa lugar na ito at nandito siya. But it's not precise to be the basis if that person is in the kingdom of God. Are you with me? It's not precise to say that the person who eat a lot are the people or are the one who are in the kingdom of God. Hindi patayan na ang isang tao ay mayroong mga bagay na kagaya nito at kagaya noon at ang iba naman ay wala. Hindi patayan. Hindi yun ang basis kung sino talaga ang anak ng Diyos at hindi yun ang basis kung sino talaga ang sumusunod sa ating Panginoon. Are you with me? It's not about material things. It's not about food. It's not about yung tinatawag na freedom. It's not the main thing in the kingdom of God. Hindi yung mga material na bagay, hindi yun yung mga bagay na kanilang pinagtatalunan o pinag-uusapan. In fact, ang mga Pariseo, sila po yung classic example na yung tinatawag na pinakamainam, yung best things in God. So dito ang gusto ng best things in God. Best things in the kingdom. Yung mga Pharisees, yung mga Pariseo, nami-miss nila yung pinakasentro ng tinatawag na kaharian ng ating Panginoon. Sometimes, ginagawa po nila, nile-label nila ang mga tao. Yan, sinners yan. Yan ay publican. Yung taong, yung babaeng yan, adulterer. Yung taong yon ay walang mercy. Yung isang
yun ay hindi nagbibigay, even si Jesus, hindi nakaligtas sa mga Pariseo. Anong tawag nila kay Jesus? Drunkard, friend of sinners, and glutton. Ano ba yun? Yung matakaw. Ito po ang ginagawa nila. At minsan, ang mga Pariseo, sabi po ng salita ng Panginoon sa Matthew chapter 23, verse 23 to 24, "Who to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for the tithe, mint, and dill, and cumin, and have neglected the weightier provisions of the law, justice and mercy and faithfulness? But these are the things you should have done without neglecting others. You blind guides who strain out a gnat and swallow a camel." Kayo, tinitingnan nyo ang pagbibigay ito. Dapat mag-tights kayo, mag-ikapu kayo. Subalit kinakalimutan nyo ang katapatan. Kinakalimutan nyo ang mas importanteng bagay sa kaharian ng Panginoon. At ito ang katuwiran. Ito ang habag. Maging si Apostol Pablo, ang sabi niya sa kanyang salita sa Philippians chapter 3 verse 4 to 11, hindi natin babasahin, "But Paul was so zealous for the law that he was persecuting anyone who was a Jewish follower." Pagtakasunod ka ng Panginoong Hesukristo, ang gagawin ni Apostol, hindi pa siya Paul, siya si Saul. Ang gagawin niya, pinapakulong niya ang lahat ng sumusunod sa Panginoong Hesukristo. Ang hindi niya nakita dito na ang Panginoong Hesus ang tagapagligtas. Ang Panginoon ang siyang isinugo ng Diyos upang iligtas ang sangkatauhan. But for him, sa kanya ay ang batas or the law of Moses or the Old Testament. So ang focus nila yung mga panlabas. Ang focus nila yung mga traditions. Ang focus nila ay rituals. Subalit ang tinuturo ng kaharian ng Diyos ay higit pa doon. Amen. It's more than material things. It's more than the things that we're seeing, yung nakikita, nahahawakan natin. So kagaya po sa ating buhay, minsan nawawala tayo sa focus. Sabihin mo nga sa katabi mo, nangyayari bang nawawala ka sa focus? Nangyayari ba na kung saan ay yung mga nakikita mo lang o nararamdaman ang yung pinahahalagahan, hindi talaga yung kalooban ng Panginoon? And going specific, kagaya ng pagpunta sa church every Sunday. Are you ready for this? Pagpunta sa Sunday, we are listening the Word of God. But are we living the Word of God? Pinapamuhay ba natin ang salita ng Panginoon? Atin bang isinasagawa ang mga kalooban ng Diyos sa ating buhay? Kagaya ng pagtataas ng kamay, tayo ba pag-uwi ng bahay, nakakapagtaas pa ba tayo ng kamay sa pagpupuri? O sa church lang tayo umaawit? Sa church lang tayo nagbabasa ng Word of God? Pero pagdating sa bahay ay parang ang pagbabasa ng Biblia ay pang church lang. O ang pag-awit sa Panginoon ay pang simbahan lamang. Mga kapatid, maraming bagay na kung saan na hindi talaga natin makuha. Hindi talaga natin mailagay sa ating puso. Kumbaga panlabas lamang ang ating pinahahalagahan, subalit ang panloob o ang kalooban natin ay hindi talaga natin naiaalay sa ating Panginoon. In serving the Lord, yung ating paglilingkod sa ating Panginoon, ginagawa natin ang lahat. Talagang ibinubuhos natin ng lahat kung tayo man ay kahit anong klaseng paglilingkod. For example, sa church, nandyan ang mga kapatid natin na naglilingkod sa Panginoon. But I want to tell you this. Kumusta ang relasyon natin sa Diyos?
Kumusta ang relasyon natin sa Panginoon? Tayo ba'y aktibo sa pagtupad at pagsasagawa ng mga naiatas na tungkulin sa atin? Subalit, hindi naman maayos ang relasyon natin sa Panginoon. Si Lord, ang Panginoon, ay hindi talaga Panginoon ng ating buhay. Hindi talaga siya talagang naghahari sa buhay ng bawat isa sa atin. Gumagawa tayo, subalit wala na ang pure heart. There's no more that passionate spirit. Walang excitement. Wala na talaga nung una tayong makakilala sa Panginoon. I know you know that. Nung una mong matanggap ang salita ng Panginoon, tuwang-tuwa ka. But later, sa pag-usad ng maraming taon sa buhay, yung tinatawag na init ng pagmamahal, yung tinatawag na excitement, unti-unti nang nawawala at napofocus tayo doon sa mga panlabas o material na bagay na nasa kaharian ng Panginoon. Ang Kingdom of God, hindi ito patungkol sa mga material o panlabas na bagay lamang sa buhay ng bawat isa sa atin. Na kung tayo man ay maglilingkod, hindi tayo napipilitan. Sabi mo nga sa katabi mo, serve God with passion. Serve God with excitement. Serve God with all your heart. Ganun po tayo dapat, tayo mga namumuhay sa kaharian ng Panginoon. What's in the kingdom of God? If it's not about food and other things, it's not about material things. Ito po yung best things in the kingdom of God. Yung pinaka-importante, yung pinaka-mainam, ang sabi ng salita ng Panginoon, for the kingdom of God is but of righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. The kingdom of God is about spiritual things. At sabi nga sa Matthew chapter 6 verse 33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you as well. Hanapin ang kaharian ng Panginoon, maging ang kanyang katuwiran. So parang, mga kapatid, hindi pwedeng ikaw ay nasa kingdom but there is no righteousness in you. Walang katwiran sa ating buhay. God's kingdom is about righteousness. Sabihin nga natin, righteousness. So yung katwiran ng Diyos na nasa buhay natin o inilalagay sa ating buhay. God's kingdom is where God rules, naghahari ang Diyos sa ating buhay. At mga kapatid, ang sabi nga ng Panginoon sa atin sa Matthew chapter 4:17, for repent for the kingdom of God is near. Kapag tayo po ay nagsisi sa ating mga kasalanan, tayo rin ay nagpapasakop na sa ating Panginoon. Sino po dito ang nagpapasakop kay Lord? Ipinapailalim natin ang ating buong buhay sa Kanya. Isinusuko natin ang lahat sa Kanya. Kinikilala natin na ang Panginoong Hesus ang ating hari ng ating buhay. Dalawa po ang kaharian. The spiritual kingdom. The kingdom of God and the kingdom of the world or the kingdom of Satan. So tayo po ay nung nasa kadiliman o nasa kaharian ng Satan, tayo po ay kinuha ng Diyos doon sa kaharian ng kadiliman. Nakaranas po tayo ng liwanag sa ating buhay. Naranasan po natin ang kaligtasan. Naranasan po natin ang kaayusan ng ating buhay.
Naranasan po natin ang liwanag sa buhay ng bawat isa sa atin. Paul said in Colossians chapter 1 verse 13, "For he rescued us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved son, in whom we have redemption, the forgiveness of sin." Tayo pong lahat nasa kadiliman. Subalit tayo po ay inalis, tayo po ay iniligtas, tayo po ay nirescue ng Panginoon mula sa buhay na magulo, mula sa buhay na walang kapayapaan, mula sa buhay na walang pag-asa, mula sa buhay na kung saan ay para bagang wala ng solusyon. Ang Diyos ay kumilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya ka narito sapagkat ikaw ay iniligtas ng ating Panginoon. Amen? Palapakan nga po natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. Jesus said in John chapter 3, "We can only enter into God's kingdom by new birth." Bagong kapakanakan. Kung ikaw ay isinilang isang beses lamang, pwede kang dalawang beses ka mamamatay. Pag ikaw ay isinilang ng dalawang beses, isang beses ka na lang marahil mamamatay. Anong ibig sabihin nun? Kapag ang isang tao isinilang physically, so siya ay nabuhay, subalit hindi siya makaranas ng pangalawang kapanganakan, dalawa ang naghihintay sa kanya, physical death and spiritual death. Ang physical death, kapag tumigil na ang tibok ng iyong puso, humiwalay ang iyong kaluluwa sa katawan, yun ay kamatayan. At ang pangalawang kamatayan, kapag ang espiritu mo, kaluluwa mo, ay nahiwalay sa Diyos, yun ang pangalawang kamatayan. At yun ang pinakamalungkot sa buhay ng isang tao. Ang mawalay ang kanyang buhay sa Diyos na may likha ng lahat, sa may likha ng langit at lupa. Anong halaga, makamtan mo man ang lahat ng kayamanan sa mundo, kung ang kaluluwa mo naman ay mapupunta sa lawang apoy, at mahihiwalay ka sa Diyos. Ito po ang napakahalaga. Bakit tayo bumabalik sa kaharian ng Panginoon? At tayo naman na mga nakabalik sa kaharian ng Panginoon, tingnan po natin ang ating buhay. Are we living in the will, in the center of the will of God? Do we have righteousness in us? Remember this. Without righteousness or without holiness, no one can see God. Hindi natin makikita ang Diyos kung walang katwiran o kabanalan sa ating buhay. Kaya nga, ini-emphasize, binibigyan natin ng diin na hindi dahil nandito na tayo sa church, okay na. Hindi dahil sa nagagawa na natin ang ilang mga bagay o paglilingkod o pagkakago, okay na. But how about your life? I am saying and I am preaching this because I believe ako po ay accountable kay God na hindi ko maipangaral ang kabanalan o katwiran na pagdating ng panahon ang sasabihin marahil nila bakit hindi sa amin itinuro ang katwiran o kabanalan ng buhay. Tinuruan lang kaming tumugtog. Tinuruan lang kaming mag-ayos ng upuan. Tinuruan lang kaming magbisita. Tinuruan lang kami ng mga bagay na ito. Subalit ang aming buhay ay hindi pala ayos sa Panginoon. When we say righteousness, it means you have the right standing before the Lord. Dapat tama ang tayo mo sa Panginoon. Dapat ayos ang iyong kikipagrelasyon sa Kanya. Yun po ang ibig sabihin ng righteousness. For the kingdom of God is not about food or drinks, but about righteousness. That's the main thing in the kingdom of God. Yung buhay po natin dapat tama sa ating Panginoon.
Amen? So kaya nga mga kapatid, dahil sa hindi natin kayang maging mabuti o maging matuwid, hindi natin kayang maging banal. Alam ko, alam nyo ito, pag baba natin, mayroong mangyayari at minsan di natin maiiwasan, nagkasala na naman tayo. Di natin maiiwasan, lagpak na naman tayo. Kaya nga ang Diyos, alam niya to, ang ginawa ng Panginoon, ang ibinigay niyang kabanalan, o ang Panginoon, ang Diyos, ang ibinigay niyang katuwiran, hindi yung atin, yung nagagawa natin, kundi ang kabanalan ng Panginoong Hesukristo. Kapag tayo po'y nagtiwala sa Diyos, kapag tayo nagtiwala sa Panginoon, that faith, si Abraham, remember? The faith of Abraham, yung ginawa niya, itinuring ng Diyos na katwiran sa buhay niya, yung pananampalataya. So dito ang may pananampalataya kay Lord. Ang pananampalataya natin sa Panginoon ay ginawa ng Diyos na katuwiran o kabanalan sa buhay ng bawat isa sa atin. So lagi tayong magtiwala, lagi tayong umasa, lagi tayong manampalataya sa Panginoon, lagi tayong magpasakop. Yun ang pinakamahalaga sa kaharian ng Panginoon. It's about your right standing before God. Amen. God's kingdom is about peace. Sabihin mo nga, kapayapaan. Sino dito ang na-appreciate niya ang kapayapaan? Kung hindi peace, mayroong war. Digmaan. Maaring hindi ito physical war. Hindi digmaan na mayroong mga sandata, kundi digmaan ng mga pagpaniniwala, digmaan ng mga opinion. Magkakasalungat na pananaw sa buhay. At kapag naroon ka sa environment na yon, gusto mo nalang magtakip ng tainga. Ayaw ko nang marinig yan. Napakagulo. Mga kapatid, marahil nabuhay o namuhay na tayo sa ganong environment. Meron akong mga ilang karanasan, narinig ko. Kumbaga nandun na siya sa dulo ng buhay, nandun na siya sa tinatawag na sulok ng buhay. Ang sabi niya, basta ako, ang gusto ko na lang kapayapaan. Are you with me? Are you desiring peace? Ang kingdom of God, it's about peace. Kapayapaan. Kaya nga ang mga taong nakabalik sa kingdom of God, binibigyan ng Panginoon ng kapayapaan. Marahil mayroon, hindi pa ayos ang lahat ng gusot. But deep inside of him, mind and heart, mayroon ng kapayapaan. Ito yung mga tao na pagkatapos silang tanggapin ang Panginoong Hesus sa kanilang buhay, maunawaan ang kalooban ng Panginoon. Ito yung mga tao na nagsasabing, ako, handa ko nang tanggapin ang consequence ng aking nagawa. Are you with me? Basta ako, handa na akong makipagkasundo. Basta ako, handa ko nang gawin ang kalooban ng Diyos sa aking buhay. Amen? For the kingdom of God is about peace. Romans chapter 5 verse 1 and 2, therefore having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we also have obtained our introduction by faith into this grace in which we stand and exult in hope of the glory of God. To be justified by faith is to be declared righteous by God, and this that brings us peace with God. Kapayapaan. Ang taong payapa, mayroong kagalakan.
Amen. Ang taong may kapayapaan, tambakan mo man yan ng problema, hindi siya nag-aalala sapagkat alam niya ang Diyos nasa kanyang buhay. Connecting to Matthew 6:33-34, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Ang taong may katuwiran, may kapayapaan. Ang taong may kapayapaan, hindi nag-aalala sa buhay. Tingnan mo ang katabi mo. Sabihin mo sa kanya, sana. Sana. Naroon ang kapayapaan. Amen? Hindi ka nalilito. Hindi ka nagugulo. Bakit mayroon kang tamang relasyon? Kahit na may loyalty check pa na gawin ang Diyos. Pwede nating sabihan, Panginoon, kahit pubuksan pa ang puso ko, Ikaw ang laman nito. Panginoon, kahit po magkaroon pa ng brain surgery, alisin man ang aking bungo, skull, hatiin, laman ng utak ko, Ikaw pa rin. Amen? Right standing, that's the kingdom of God. Peace is the kingdom of God. Kapayapaan ang naroon sa kaharian ng Diyos. Alam ko lahat din desire ng kapayapaan. Walang taong gustong tumira sa pamilyang may kaguluhan. Ang gusto natin, kapayapaan sa sambahayan. Kapayapaan sa trabaho. I do believe, mga kapatid, bawat isa, ang desire natin, yung workplace mo, may kapayapaan. Amen? Walang inggitan, walang banatan, walang traiduran, wala, kundi lahat ay mayroong kapayapaan. The school is peaceful. Mayroong kapayapaan. Maging sa'yo mayroong kapayapaan. Ang best thing talaga sa kingdom ay righteousness and peace. Katwiran, kapayapaan, magdadala ng kagalakan. Ito po ang pinakamaganda, na ang kingdom ni Lord ay puno ng kagalakan. Kaya nga, nagawa yung awitin before, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Kaya pala yung mga unang theologians noon at ang mga composer noon, binanggit nila ito't inawit sapagkat ito talaga ang katotohanan. For the kingdom of God is joy. Ron Quinoli, this song, righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. And that's the kingdom of God. That's the kingdom of God. Ito po ang pinakamaganda. Walang kalungkutan. Meron ba kalungkutan sa kaharian ng Panginoon? Meron bang kalungkutan sa mga nagtitiwala sa Panginoon? Ano bang nakakapagpalungkot sa atin? Pag nasa kaharian tayo ng Panginoon, ito'y puno ng kagalakan. And to mention, nandito ang pamilya ni Brother June Rayo, Sir Mila, magandang umaga po. Mabuti po si Lord. Mabuting-mabuti po ang Panginoon. Sa tuwing ako po, kami po'y dadalaw sa bahay nila.
pumupunta para maghatid ng panalangin, salita ng Panginoon, kalakasan. Sabi ko, pagdating ko doon, parang di naman yata nila kailangan. Di naman yata nila kailangan ng kagalakan. Bakit po? Sa tuwing naroon ako, mayroong kagalakan sa tahanan. Mayroong kapayapaan sa tahanan. At kay Brother June, ito po nakita ko, hinding-hindi nang hina ang pananampalataya niya. Hindi ko siya kinakitaan ng kalungkutan. Hindi ko siya kinakitaan ng depression. Ano ba naman to? At kaya nga, minsan tatawag siya, hindi mo kakitaan ng worry. Tumawag siya, alas 12 pasado, pinick up ko. Ang sabi niya lang, Pastor, alam ko po, gising pa kayo. Kasi nakita ko po, nagsasagutan kayo sa isang chat room eh. Aw po, ba't po kayo tumawag? Panalangin lang po, di ako makatulog. Pero hindi mo makita yung tinatawag na spirit of defeat. Hindi mo makita yung tinatawag na spirit of surrender. Wala po sa kanya yon. Wala sa kanya yung tinatawag na wala na. To the end, yung pagtitiwala sa Panginoon. To the end, nandoon ang kapayapaan. And to the end, hindi nag-waver ang faith niya kay Lord. At hanggang dulo, nandoon ang kagalakan. That's the kingdom of God. That's a person in the kingdom of God. Amen. At siguro kung tayo man o sino man sa atin ay darating sa panahon ng hangganan, pero na po tayong halimbawa. Maraming halimbawa, pero sa ating pamilya, isang halimbawa ang ating kapatid na si Brother June Rayo. That's the kingdom of God. Ito po yung sigurado sa mga karian ng Diyos. Na kung mayroon ka mang sasabihin, yung salitang, Lord, help me. And that's precise. Accurate. Kasi sa lahat, dapat tinatawag natin, Panginoon, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako, Panginoon. And to end this message, sa verse 18, kaya nga ang sabi ng Panginoon doon, through Apostle Paul. So that's why the kingdom of God is about these things, the main thing, the best things. Desire the best things. Righteousness, peace, and joy. So ang sabi niya, for he who in this way served, what way? With righteousness, peace, and joy. He who in this way serves Christ is one acceptable to God and approved by men. So when we serve God, focus on righteousness, peace, and joy. Ang focus mo pag nagsiserve ka kay Lord, righteousness, peace, and joy. To serve in that way that is acceptable to God. To serve in another way that's not acceptable to the Lord. Hindi tanggap. Kaya nga pala, sabi ng Corinthians, ang ating mga gawa, dadaanin sa apoy. At ang mga gawa natin na tested by fire, na nasunog, it means not acceptable. O
only those works that was tested by fire, yun yung tanggap sa Panginoon. Pero ginawa mo, dahil napilitan ka lang, that's nothing. Ginawa mo, may maling motibo, that's nothing. Sabi ng iba nga, Panginoon, papasok kami. Nagpalayas kami ng demonyo. Nagpagaling ng may sakit. Sabi ng Panginoon, I do not know you. You evil doers. Ibig sabihin, there's no righteousness in them. Ibig sabihin, di nila tinanggap si Lord sa buhay nila. At yung iba naman na Kristiyano, gumawa pero hindi ayon sa pamantayan ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Stand up please. Romans 12 verse 1 and 2. Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, present your bodies as a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Do not be conformed to the world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, and what is good and acceptable and perfect. Ganyan po ang paglilingkod sa Panginoon. Ang focus, righteousness. Ang focus ay peace. Ang focus ay, Lord, I'm doing this with joy. Natutuwa, nagagalak ako, Panginoon. Ginagawa ko ito, galak na galak po ako, Panginoon. Don't serve without joy. Don't serve God without peace. Don't serve God without righteousness. Kaya nga, kung acceptable ito kay Lord, maging yung tao, magiging acceptable ito. Man's approval, approved by men. Although ang sabi ng Panginoon, the world will hate you because you follow me. Sabi ng Panginoon sa John 15, so how do we get the approval of men? One, loving one another. The world will know that you are my disciple if you love one another. Pangalawa, genuine dapat ang ating ginagawa. Kasi kahit na yung tao, hindi niya tanggap ang yung pagiging Kristiyano, pero tatanggapin niya yung tulong mo. Tatanggapin niya na tama ang ginagawa mo. Hindi man niya tinatanggap ang Bibliyang dala natin, pero nakikita naman niya maayos ang buhay mo. Kung negosyante ka, tama ka sa iyong ginagawa. Tapat ka, fair ka. Kung ikaw ay nagtatrabaho, hindi ka nalalamang. Tatanggapin nila yon. That's approved by men. We get the approval of men. Mga kapatid, sa oras na ito, magpasaliksik tayo sa Panginoon. God is ready to bless us. God is ready to pour out His promise to us. May pangako ba si Lord sa'yo? May pangako ba ang Diyos sa'yo? Alam mo ba na ready na si Lord? God is ready to pour out His blessings and His promise to you. God is ready. Are you ready? Handa ka ba? Sa ngayon, mga kapatid, ilagay mong tama o ilagay mo sa tama lagi ang iyong pakikipagrelasyon sa Diyos. That results to peace and joy. Magbubunga ito ng kapayapaan, kagalakan sa buhay. So sa umagang ito,
Just surrender your life to God right now. Surrender natin minsan pang ating buhay sa Diyos. Isuko natin ito sa Panginoon. Ialay natin muli, Panginoon, narito kami. Sabihin mo sa Kanya, sabihin mo sa Panginoon, Lord God, narito ako. Nagpapakumbaba, nagpapasakop. Narito ako, Panginoon. Handang sumunod, Panginoon. Narito ako. Oh, hallelujah. Yes, oh God. Sabihin mo yan kay Lord. Sabihin mo sa Panginoon, Lord God, it's not about material things, Lord. I know it's not about food or drinks. It's not about physical or material things. But it's about spiritual things, Lord God. It's about righteousness. Peace. Yes, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Damahin po natin ang presensya ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Pwede bang itaas natin ang ating kamay? Raise up your hand. Manalangin po tayo. Panginoon, hayaan mo, Lord God, na minsan pa, Panginoon, matuon ang aming mga pananampalataya. Matuon, Panginoon, ang aming pagtitiwala. Matuon, Panginoon, ang aming mga sarili sa mga spiritual na bagay, Panginoon. Hindi material na bagay na iiwan din namin. Yes, Lord God, mahalaga din ito. Subalit marahil pangalawa, pangatlo lamang, Panginoon, sa pinakamahalaga sa buhay. At yun, Panginoon, ang aming katwiran sa iyo. At yun, Panginoon, ang kapayapaan na ibinigay mo, O Diyos, sa amin. Na inaayos mo, Panginoon, ang aming buhay na may kaguluhan. Inaayos mo, Panginoon, ang aming sambahayan. Inaayos mo, Panginoon, ang aming kinabukasan. Inaayos mo, Panginoon, ang aming mga pangarap. Inaayos mo, Panginoon, ang mga naisin ng bawat isa sa amin. And Lord God, today, we humble down ourselves before you. Forgive us. Cleanse us. Renew us. Refresh us, Lord God. Lord, hayaan mo, Panginoon, na patuloy kami, O Lord God. Lumago sa aming pananampalataya. At sa paglago namin, Panginoon, makapaglingkod kami, O Diyos, sa iyo. Makagawa kami, Panginoon, sa iyong ubasan at sa iyong kaharian. Bawat puso, bawat isipan, Panginoon, ng bawat isa sa amin, hayaan mo, Panginoon, kausapin mo, Lord. Minsan pa, O Lord God, na malayang makakilos ang iyong kamay sa buhay ng bawat isa sa aming narito. Tulungan mo, Panginoon, sapagkat hindi namin kaya, inaamin namin, Lord,
hindi namin kaya kung wala ka sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. We honor you. We praise you. In Jesus' name, amen and amen and amen. Inaanyayahan ko po lahat ng first timers, second timers na